kanila Jose at Cristina sa pag-ibig ng kanilang pinagandahan. Loob ng kanilang mahimbing sa iyo at kanilang pinamahalalakaw sa pamamagitan ng Yesu Cristo. Kasama ng Espiritu Santo at kasagawa ng mga. Amen. So ngayon nyo ang Panginoon. At sa iyo. Maaksado sa iyong puso at iba. Masalamat natin ang Panginoon. Every morning with you in my bed, that's precisely what I plan to do. And you know, one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. One day I won't be able to ask loud enough. I say, will you marry me? I swear they don't mean it. I say, will you marry me? Ay bubuo ng isang masaya, huwag nating sabihin napakalaking pamilya, nagmamahalang pamilya at nagsusunuran. Paano po nila ma-achieve ang gantong sistema kung hindi sila natin bibigyan ng konting mungkahi kung paano ang pamamaraan ng pagbuo ng isang pamilya? Kaya po tatawagin ko ang mga principal sponsor isa-isa para po kayo ay magpayo sa kanila. At kayo bilang bagong kasal ay limiin niyo ang lahat ng sinasabi sa inyo sapagkat ito ang magiging pamantayan ng inyong buhay sa pagbuo ng isang masayang pamilya, ha? Hindi pwedeng si darling lang ang masusunod. Hindi pwedeng si Mrs. lang ang masusunod, ha? Merong iba dyan. Mrs. na ng bubugbog. Joke lang. Para lang masaya, no? Okay, tatawagin ko po si Mrs. Yoli Lirio. Congratulations sa inyong dalawa. Now, I don't yung center sa inyong pamumuhay si God. Lagi kayo, lagi na para maging maayos kayo.
pagsasama, Nina. Ay, thank you, Nina. Yan. Alam niyo, lagi po sinasabi sa atin, kailangan maging sentro ng isang pamilya ang Panginoon. Dahil diyan po bubuhos ang pagpapala. Meron pong iba't ibang sekta, kaya lang tayo po ay nagre-respetuhan pagdating po sa larangan ng sekta ng reliyon. Pero ang pagpapayo po na magmumula sa inyo ay higit na makapangyarihan para sila ay makabuo ng isang magandang pamilya. Kaya po tatawagin ko naman si Mr. Crispino Gregorio. Mare, matupari. Ang wish ko sa kanya na yan, ang ikakasala, hindi magpasakina sa lang. Ang una yan, manali kayo sa Panginoon Diyos at mamuhay kayo na naaayon sa kalawang Panginoon Diyos. At isa pa, ay kinakasala, hindi lang magsasama. Pagkatapos, ang kinakasala dyan, magkakaunawaan kayo palagi. Kapag ang isa'y nagtalo, nagtalo siya at hindi mo binigay, di alaga ako ng problema ng gap. Pinakalim, magkaisa kayo sa lahat ng bagay, huwag kang kukontra. At manalaki kayo sa Panginoon Diyos, kaya manawari ang inyong pagsasama, maging mausay at mamuhay kayo ng ayos sa kalubang Panginoon Diyos. Kaya sa wala nga, siya naman. May papayo ko po sa ating bagong kasal. Ibig sabihin, ang pagsasama po ay hindi kanina susubo at iluluwa po pagkatapos. Ang pagsasama po ng dalawang mag-asawa ay may kahinaan ang isa. Ibig sabihin, kailangan may unawaan naman sa kamila. Hindi laging perfecto ang pagsasama. So, sa buhay may asawa, makikita po natin ang mga negatives, ibig sabihin ang mga negatives po ng bawat isa. So, nasa ating pong desisyon kung paano sila uunawain, kung paano sila mag-iintindihan. So, yun lang po. Alam ko po na voice na ito ay naganap. So, mapalit po ang mga ganitong pag-asawahan. Una, hingin na gabay kay Lord. At sabi ka ng pare, pangalawa nyo kami magulang, kaya pag bago sweldo kayo, pwede kayong mag-entrega sa amin. Okay po, maraming salamat. Napakagaling na Nino. Kasama ito, ang may papayunguran ka ang tiwala sa isa't isa kung nakaka kayo ng lubos at tiwala sa lubos. Yung ang pinapamahalaga sa tao, yung tiwala ng bawat isa ka. Pinapamahalaga at siyang ipatawag sa maraming salamat. Okay. Ano sa lahat po, siyempre, puruhin muna natin pasalamatan ng ating Panginoon. Kasi kundi dahil sa Kanya, marahil ay wala tayong lahat dito. Pangalawa ay isang pananalita o mensahe ang bibigay ko sa aming inaanak na si Jane at si Christy. Mga anak, ang pagsasama ng mag-asawa ay isa sa halintulad ko sa inyo. Ang isang himla na sinulit na sa magkabilang dulo'y hawak-hawak ninyong dalawa. Kung sakali Jay hilahin na inyong asawa, ang kabilang dulo na sinulit, ano ang iyong gagawin? Siyempre, susunod mo ang iyong kamay. At ikaw naman, Christy, pag hinila ni Jay ang sinulit na hawak-hawak ninyo, hinahawakan mo, siyempre, isusunod mo rin ang iyong kamay. Upang sa ganon, ang sinulit na hawak-hawak ninyo ay magiging isang batayan ng inyong pagsasama upang maging matibay ang inyong pagsasama hanggang kamatayan. Kasi pag hinila ng isa at di mo sinunod ang inyong kamay, ang mangyayari sa sinulit ay tiyak na malalagot. Dahil malalagot ang inyong pagsasama at huwag niyong hayaang malagot kung sakalit kayo nagkaroon ng tampuhan. Huwag na huwag niyong paralaanin ang buong magdamag sa una ninyo pag-usapan ang inyong pinagkagantong. Yun lamang at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you.
aking mga kamag-anak na nanandiyan na nagtulong-tulong po para po maging successful ang kaganapan na ito. Ay, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po. Saka sa mga kamag-anak kong bumiyay pa po ng galing Taytay, maraming maraming salamat. Ramdam ko po ang pagmamahal niyo sa akin at sa amin. Ayun. Yay! Mabuhay! Mauna po sa lahat. Maraming po salamat sa tumulong dito. Saka po sa mga nakarating na tingamalalayo. Kumakandidato. Ayun lang po may sabi ko. Maraming po salamat sa inyo lahat. Pabebs, maraming maraming salamat. Kumbaga, talagang ako'y nagpapasalamat kasi kahit ano, tumagal tayo ng ganito, panatiliin pa rin natin yung palaging nagkakaunawaan at habaan ng pagsensya sa isa't isa. Yun. At laging tiwala, yun. Maraming salamat sa'yo. Ano, salamat. Yung message ni guys. Message ko. Masasabi ko lang sa'yo pasensya ka na at least na hindi tayo nagkakaunawa Pasensya ka na lang tayo. Salamat. Ay, ganito ko lang. Sa lahat po ng dumalo sa hapong ito, magandang magandang hapon at maraming salamat. Nawa po kayo ay nabusog at nawa tayong lahat ay pagpalain ng Panginoong Diyos sapagkat ibinigay niya sa mag-asawang pagkakata ito. Muli sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. I say, will you marry me? I swear that I'll mean it. I'll say, will